kaayahan deserve our praise. Aton pagapuli-pulihan sa pagbasa. Okay, na nasa Psalm 145, verse 1 to verse number 10. Alright, palihog sa paglingkod. Naabot ni last Saturday, dito mi sa katipunan, tungkol sa celebration sa 98th birthday sa atong Pastor Emeritus. Salamat din sa grasya sa Ginoo, no, na naabot o nabinta kami sa atong Pastor Emeritus. No, ang Liberty Bible Baptist Church, dire sa Marvel, apo sa katipunan. No, bisan din tangalin niya kung atong subayon ang Jinsan, no, kung subayon ito ng Buhol, Pastor Famador, no, mukunik na ikat sa katipunan mga isuwan. So, ang blessing pa yun, no, by the grace of God, kay Ilagin si Doktor, kay Pastor Leonard Dulay. We praise the Lord for that. No, since na nag-ingon mo kay Doktor sa una, 2012, Pastor, kay lagi ka nag-challenge sa Start na City, Start na City. So, ang among naibaluan sa una, si Pastor June Dulay, nasa Dinal Santo City. So, in between sa Kulumulog, Jinsan, ang Dool-Dool, no, gawa sa Cotabato City o Kinapawan City, gawa sa Digo City, ang Dool-Dool, ang Marvel Man. So, Pastor Marvel, sa iyo, diha kay nada si Pastor Leonard Dulay. So, we praise the Lord for that. Pag wala po na-mention, awal ako, dito misa si Bo. No, so, usap po, na-mention niya po ni Dr. si Pastor Leonard. Kamu itong mag-fellowship na Rotary, yung akong inan, friend, by the grace of God. No, kilala niya po ka ni Dr. Gisalva. O, oh, salamat sa Ginoo sa iyang faithfulness o nabot nito sa today. Amen. And then, by the grace of God, we are preparing our papers. Niya si Ma'am Len o si Card. Napa sila napay papers na mong kag-eskaso tungkol sa akong old surname, tungkol sa adapted ko sa una. O niya, ang katalin nyo karon. So, ang akong marriage certificate from Castillo, akong old surname, no, i-transfer ito Catalino. So, nasa napa sa court sa Surala, Regional Trial Court. So, while waiting for that, no, by the grace of God, mahumana ang kaso, ang blessing sa challenge na gata sa Ginoo, kay basta musulindir ka sa Ginoo, o basta nang sa buluhaton sa Ginoo, ang kaaway, muhimo sa tumagi nga maluya ka. Muhimo sa tumagi nga madiscourage ka. Pero salamat, by the grace of God, no, God allowed that situation, that challenge, ang blessing ng Isoon, na prove Ginoon nga atake ko sa akong mahan, kaya napagindihin ng ting. So, na i-test, o niya, ang blessing ng Isoon, for the third time, nagkita mi sa akong pinanggal inahan. So, last na, first ako nakita, 2015, then second time, 2018, and then atong February 14, 2022. For the third time, salamat, nahimo sa petitioner, nga tungod na nahimo siya witness mga isuon, no, sa akong pangalan from my old name sa kung nag-adapt na ko o sa karon nagkatalin nyo na sa kay, sa tinood akong matatay o mauna nga mong ginasikaso mga kaupuran. So, please do pray for that. Ginoo, kabalotan na once na nakasabubuton sa Ginoo o naalang ka sa katuyuan sa Ginoo, God will always find your way. Ay, so sa akong teksto karon nga hapon, no, God deserve our praise. Even ang Bible, I will extol thee. But the word extol is to praise highly, to glorify God, to give a high regard. I will extol thee, my God, my King. I will bless thy name forever and ever. God deserve our praise. After we receive the Lord Jesus Christ in our life, mga kaisunan, kinahanglan na atong i-praise ang Ginoo sa akong kinabuhi. Amen. Ngayon sa David, I will extol thee, my God. Ang tao, ang kalibutan, no, because of sin, we belong into Satan's family. Pero salamat mga kaisunan, ngayon ang Bible, but as many as receive Him, to them, give me power to become the sons of God. Amen. Heaven to them that believe in His name. That's why we cry, Abba Father. Now, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the sons of God. O kita mga manununod sa Ginoo, and now that we are ears, we cry unto the Lord, Abba, Father. Kita ang Ginoo nga nagatawag amahan na mo. Kaya dili tanan nga nagatawag sa Ginoo, luwas. Pero salamat, we have that personal relationship diha sa Ginoo, pinaagi sa pagdawat na
my God. And God is our God. We serve the true and living God. Ah, kalibutan, mga eksoon, patanan sila, nagkasimba sa Diyos kahapon na pinasol winning. No, ang iyang relihiyon, ang iyang grupo ka ng Espiritu sa Bato. Espiritu sa Bato. So, yun sila, yun siya nga, si Ginan ng Brad Richard sa ang among yung pasor kay Tino, Jimmy, kay kami, nagatuos kay Kristo. Kunya, ginasunod na mo ang sugo sa Ginoo. Kunya, paano ka maluwas? Ang pagituuan kay siya na yun, ang bato, makaluwas. Wow. Espiritu sa Bato man, but for day. So siya ang bato, makaluwas. Salamat yung Lord. Nagay ko wisdom, Ginoo, nagay ko wisdom sa Tanga. Aminaw na si Mamlin niya. Salamat, Mamlin, nag-pray po. Niya, kung tagay ko wisdom, kubrad, basaha, Acts chapter 4, verse number 9 to verse number 12. Huwag salamat, may soo, ibasa niya, o ganito, i-emphasize nga, na walay lang ngalan, nagihatag sa sinong sa langit, na makaluwas ka nato, but only in the name of Jesus Christ of Nazareth, siya may pinuwag na bato. O gino na ko, basaha, ikulit niya ang John chapter 1, verse number 12. Huwag salamat, ibasa niya, huwag salamat, idawat niya sa Ginoong Jesucristo. Huwag ngayon siya, paano din nakasubay inyong doktrina sa pulong sa Ginoo? Kung kami ang among emphasize, kami ang mga Baptist ang emphasize na mo, pulong sa Ginoo. Ang among tuyo, na nung sugil na namong tao, pulong sa Ginoo. Ang among tuyo, kaluwasan! Yes. Yeah, sa Pulumunok, sa plaza, sa Pulumunok, nag-visitation sila Pastor Gini Caray, nag-visitation sila Pastor Mark, usay mag-abot niya Thursday, Friday, or Saturday. Kanya mga isuon na, sa gituloy-tuloy niya, nag-tuloy kong sa iyang sipot. Kami kasulwinig, pero nasa duha ka, magpuyog na, magtuyog-tuyog sa? Yan ang kabarong bagay. Pakita din ang hinahin mo yun. Ma-identify ta, kakauban na ito sila. Pero mga isuon ang atong purpose sa tao, para na sila masugid lang sa pamagi sa Ginoo sa kaluwasan. O kita, we need to praise the Lord. God ought to be praised and should be praised in our life. Tumod kay klaro ang atong kaluwasan. Yes. Klaro ang atong kaluwasan. Siguruha, maluwas ka karong kagabi. Yes. Siguruha, kumabot ka na ito ang kamatayan, mapalangit ang imong kalat. God deserve our praise. In fact, dili lang kay deserving ang Ginoo sa atong paghimaya diha kaniya, no, gidesign na lang sa Ginoo na kita ng mga tao himayaon na ito ng Diyos. In fact, si Satan sa dihang gitempt niya si Jesus Christ in Matthew chapter 4, iyon ang pulong sa Ginoo, verse number 9, and Satan said unto the Lord Jesus Christ, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. Kung sa naihatan niya ng Ginoo man ang nihimo sa kalibutan, usa siya sa nihimo sa Ginoo, mga kaigsoonan, muna sa ato bilang mga Kristiyano, huwag itay angay, huwag itay katumod, kapwao na ito ang glory sa Ginoo, kay kung kuha ka sa glory sa Ginoo, iya na ni Satanas. Muna may yung ganit, ma, si Bari Bonsoy, nasa si Ginoo, di ba, kung kinisang tayo eh. Hindi ako yung sabi, ako yung isang kapastor, hindi na nakatang ang istorya na. Ayaw kang pagbots. Kaya kanina yung pagkagawa ko, brad, grasya na sa Ginoo. Huwag ang Ginoo ang mahimaya niya na. Ayaw nagkuha ang glory sa Ginoo, kay iya na nisitan na pamagi. Pero ang siya tubang ni Ginoo sa Kristo, then say Jesus unto him, get thee hence Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only. Thou shalt serve. Huwag itay laing alagaran sa kinabuhi, huwag itay laing himayaon sa kinabuhi, mga isoon sa pagkinabuhi, ang atong Ginoong Jesucristo naman. Amen. In fact, sa sugo sa Ginoo, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image of anything, any likeness of anything that is in heaven above. Bisan unsa nga magpag-represent sa langit, angels, si Jesus Christ, no, God the Father, no, God the Holy Spirit. Bisan kinsa nga magrepresent sa langit, mga isuon, di ka pwede mukulit kay yun ang Bible, siluso akong Ginoo. Thou shalt not bow down, nor worship them, nor serve them, for I, the Lord, thy God, I am a jealous God. Kanigan ni si Dandan,
Kung naanis ay crush, isang di pa na sila, pero magsilos na sila nandan. Di pa na sila. Yung wapa na kay Bob, babae ka sila na, ang nag-crush siya. Pero magsilos na yan. Bisan sa ako, personally, kita nga mga ginyo na sa una nga, ako, kay Ma'am Len, personal. Bisan nag-crush ko niya, o niya, bisan di pa may, pero masilos na eh. Iyay ka na, may kapitin siya niya eh. Na matuloy-tuloy siya, ayay ka, masilos na, pastor. Pero wapa kay katulong na masilos, kinikot ka mo. Pero masilos ka. Samot na sa Ginoo mga Hudson na mo ay nagluwas na nato. Samot na sa Ginoo mga mo ay nilalaman na nato. Musilos ko ng Ginoo. That's why God deserve our praise. I will exalt thee, my God. Okay, gawas mga Hudson sa ato, sa na siya atong Ginoo, siya atong hari. Amen. Kinatanggis ko kinsa atong putaran ng presidente o kinsa atong Ginoo sa presidente, pero grabe ka bold na to. Ako, kwan ko. Kuan ko, anak ko, sakit sana, anak ko. Mas pabura ang mga anak ay didauman. Pero grabe kita ka-passionate. Bold ka ito nga i-endorse ka. Di ako nasa sa Facebook ka niya. Bisa Kristo Hamon. Makikaway ka kayo. Kanikilagyan ko talag kayo. You know? Suhan mo ni, morning. So, grabe ang aton nga pag-endorse, grabe takabot mga Hudson. Pero ang aton nilagaran ang hari sa kanang mga hari. Kung diyon sa ito pag-espito si Duterte, as our president mga Hudson, ang aton nilagaran hari sa kanang mga hari. The King of Kings and the Lord of Lords, God deserve our praise. Tulog ang butan karon nga hapon. Yan ang Bible, verse number 1 to verse number 2. I will extol thee, my God, O King. I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee. I will praise thy name forever and ever. Number 3, nga natubang mga ison sa ato muna nga punto. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. God deserve our praise, number one, the reason of our praise. Nganong deserving man ang Ginoo nga atong alagaran, nganong deserving man ang Ginoo nga atong himayaon, nga atong pasidunggan sa atong kinabuhi. Iyon ang Bible verse number 3. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Amen. Salamat all over the world. Sa billions ka mga tao dinhi sa kalibutan, 8 billion. Salamat po sa ta nga nakaangkon og kaluwasan. Amen. Ayaw gid pa ingon nga salamat usab sa mga pinili. Kay dili ikaw ang dili ka pinili, kundi salamat nga ni-response ka sa conviction sa Holy Spirit. Amen. Salamat nga nag-repent ka sa inyong sala. Salamat nga naminaw ka sa pulong sa Ginoo. Salamat mitulog ka sa pulong sa Ginoo. O salamat imong giamlian imong kasing-kasing. O ginawat imo si Ginoo Jesucristo as your personal Lord and Savior of your life. Amen. Salamat ginawat imo ang libre nga gasa sa kaluwasan. Oh, praise the Lord for that. Munang di matungkad ang gihimo sa Ginoo, kinsa butang angayan nga luwason sa Dios. Sa atong gihimo, sa atong mga nahimo mga isod, wa kita rason nga luwason ta sa Ginoo, pero salamat sa grasya sa Ginoo. Salamat sa tuma sa Ginoo. Salamat sa gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Verse number 4 in the Bible, one generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. Ang dako nga gihimo sang Dios sa atong kinabuhi nga kung na'y nakailan ka na ito, ngayon, ay, usap naman itawala. Tungkol sa gihimo sa Diyos. Verse 5, I will speak of the glorious honor of thy majesty and of thy wondrous works, ang kahipulungan na gihimo sa Ginoo sa itong kinabuhi. Kasi sa una, adikta sa mga sininga mga butang, sa ilimnon, sa sigarilyo, pero salamat by the grace of God, mga butang si Stephanas, o yung panimalay, we are now addicted in the work of the Lord. Amen. Ang aton kalimbay, mga Lord, kita nga mga Bible Baptists,
ang atong bisyo kape. Atong bisyo kaon. Masaw na ako patanuluwas, atoy ka. Ano ka na, di na natong handan eh. Una, remind ourselves, sino ng Bible? Sa 1 Corinthians chapter 6, verse number 9, know ye not that unrighteous shall not inherit the kingdom of God, and so on and so forth, dark marks, and so on and forth, in verse number 11, and some, ang sila, sayin sa Bible, 1 Corinthians chapter 6, verse 11, chapter 6, verse 11, 1 Corinthians chapter 6, verse 11, yun ang Bible, and such were some of you. What is the word? And such were some of you. Ingon ana ta sa una. Pero yung Bible, but you are washed. Amen. Salamat na nahugasan na ta sa amiling na dugo sa atong Ginoo sa Kristo. Without the shedding of blood, there will be no remission of our sin. Kung salamat na ison, we are redeemed through His blood, even the forgiveness of our sins. You are washed, you are sanctified, you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Luyo sa mga challenges na ato natubang sa kinabuhi. Luyo sa mga kalisdanan na atong ma-encounter sa kinabuhi. Luyo sa mga trials na atong ma-encounter sa kinabuhi. Kung ma-experience sa kinabuhi, ma-experience. Still, we have the reason to praise God. Amen. Kaya kalumukasan na lang ato mga oto, di na ikikumpara sa problema sa niya kalibutan. Ano man atong giagian, ano man atong giatubang mga kaigsunan ng mga problema sa kinabuhi, ng mga trials sa kinabuhi, ng mga kalisdanan sa kinabuhi, dili na ikabahilo sa kaluwasan sa atong kalab, na ato naangkon niyo ng Bible, what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Yes, ikaw ang pinakaayahay ng tao sa inyong kalibutan, ikaw ang pinakailado sa inyong kalibutan, pero wala kay Kristo sa inyong kinabuhi, why ayaw yapon? Yes, wala na yung problema na yung mga pagsulay sa kinabuhi, na yung mga challenges sa kinabuhi, pero salamat na iso sa kaadlaw, sigurado ta kung abot ka na ito ang kamatayon ng langit at ang dalawa. God, we serve our praise, there is no reason. Right now, you know, Pastor, friend, right now, kabalo kita, we are waiting for the rapture. Any moment it will happen, mga kaisa. Christ will come again. Hello? Any moment for now. Salamat na kita ng mga Bible Baptist, pinabi ang mga Bible Baptist na hindi na mo ito rapture. Naapag yung mga Bible Baptist na ang inang doktrina may suon, mag-tribulation kung saan, bako mag-rapture. Nasa iwan ka, tunga-tunga sa tribulation, bago mag-rapture. Pero salamat na kita nagatuo, we believe na mag-rapture kung saan, bago mag-tribulation. Tingin ko ng Bible, and the dead in Christ shall rise first. And we, which are alive, and we shall be caught up together in the air to meet the Lord. Hello? Kunya dito sa langit, my soul, na rewarding. Kunya mamalitan nyo ng Bible, ang 24 elders ni Kasa ilang crowns sa Ginoo, ningon sa Ginoo, the word worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Muna, by the grace of God, padayon ka makalagad sa Ginoo, because God deserve our praise. There is the reason na hinungdan sa itong kinabuhi nga atong pasinungan ng Diyos. Kung imo isamanay sa verse number 1 to verse number 10, mga son, the greatness of God, the wondrous works of God, the mighty terrible acts of the Lord in verse number 6, the great goodness of the Lord in verse number 7, in verse number 8, God's grace and compassion and mercy in verse number 9, the grace of the Lord in verse number 10, the works of the Lord. Kung ato na i-summarize may son in Psalm 68, verse number 19, blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. Oh, kada adlo, mga son, ang Ginoo, nakabubo ka na ito, binipisyo yun ang Bible. Oh, it is of the worst mercies that we are not consumed, because His compassion fail not, they are new every morning. Great is the faithfulness of the Lord. Salamat, since 2003, hangtod karon, niabot mo 19 years. Amen. Okay.
Tananak, every year is God's grace. Every year is God's faithfulness. Every year is God's blessing in His church. Yeah. Right. Kung nagdaay rason sa itong pinabuhi, kunya sa tanan nga pili na itong utak, pasinungan bilang Kristuhan ng salamat, di butang pa yuta sa liberty, Bakipul Baptist Church. Wow. Amen. Wala'y laing emphasize kung dinit Bible. Wala'y laing emphasize kung isuon kung di ang atong doktrina based on the Bible. Amen. I-research kanan ng mga denomination, walay lain na makatubong by the grace of God sa Bible Baptist Church. Amen. Walay lain. Ang atong founder, Dilis Pasun Lunar. Ang atong founder, Dilis si Dr. Gisalba. Ang atong founder, Dilis si Bapius. Yeah. Ang founder sa Mount Calvary, Dilis si Pastor Daxis. And our founder is the Lord Jesus Christ Himself. Amen. I will build my church. Amen. Nakita ang tinuon ng Iglesia ni Kristo. Right. Ang tinuod ni Iglesia na gitukon ni Kristo, luwas! Yeah. Ang tinuod ni Iglesia na gitukon ni Kristo, si Kristo may founder! Right. Hello? Right. That's why we have the reason to praise the Lord. Iyon ang Bible, Psalm 103, verse 1 to verse number 5, Hymns and Heaven, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits in our life. Ayaw kang kalimot sa gihimo, sa Ginoo, sa imong kinabuhi, mo sa hay, subok kay pamalandungon, na ikristohanon, luwas na, na ikristohanon, gimatuto, na ikristohanon, gidisciple, na ikristohanon, giatiman, na ikristohanon, na isoon, gipaluap, na ikristohanon, you know, gihimo na tutanan mo na at the end of the day. Undang papangalagad sa Ginoo. Pero kita, by the grace of God, panayon ta mga tekstunan sa pagpangalagad sa inuwi ng permission. Bless the Lord, O my soul, verse number 2, and forget not all His benefits, who forgiveth all thy iniquities. Amen. Who healeth all thy diseases. Ang atong spiritual disease mga auto, ato ay ka. Sa salamat sa pumakabo, di penuhunan ta. Pero salamat, iayon ko sa Diyos. Amen. Who redeemeth thy life from destruction. Huwag man tayo direksyon sa kinabuhi sa una. Huwag tayo wisdom sa una, kung saan tayo moon. Huwag tayo kabalo nga kanabiging gula, importante na. Huwag tayo kabalo nga pagkampo, importante na. Huwag tayo basa-basa sa Bible sa una, sa kanita ron. Hello? Amen. Pero salamat nga ng Bible, God redeem our life from destruction. From destruction going to hell, destruction sa atong kinabuhi karon. Yes. Tanawa ng mga Kristiyanon nga wala pa dayon, sila lang igubat sa ilang kinabuhi. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. Unya kung ikaw ang itong kinabuhi, nakaalay sa buputon sa Ginoo, you shall be like a tree planted in the rivers of water, that bringeth forth your fruit in your season, your lips shall not wither, and whatsoever you will do in your life will prosper. Basta naa ka sa direksyon sa Ginoo, kung salamat na. O salamat na isuon na ato sa direksyon sa Ginoo sa kong kinabuhi. E kung wapata sa direksyon sa Ginoo, ang buta, asa ka na ron? Who satisfied, verse 4, who redeemed thy life from destruction, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Ipuruno sa Ginoo sa aton ang iyang loving kindness and tender mercies. Who satisfied thy mouth with good things so that thy youth is renewed like the eagles. Huwag yun kung pabaya ang Ginoo ka na to. We have the reason. God is good all the time and God is in good all the time in our life. Huwag ito'y rason na mag-question sa Ginoo. Huwag ito'y rason na isuon na makutana sa Ginoo. Ano ni Lord? Ano ni Lord? God is always good. Ang life verse aton Pastor Emeritus, Philippians chapter 1 verse number 6, being confident of this very thing, that He is begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Sa diha na luwas ta, nagsugod ang trabaho sa Ginoo sa kong kinabuhi, maayong trabaho sa Ginoo sa kong kinabuhi,
Unya hangtod pagkuhaon ta sa Ginoo, hangtod ma-rapture mga isuon, hangtod pagkuhaon ta ni kalibutan, God's work will always do in our life. Kaya muna sa panahon, na luya ta, God is our strength. Sa panahon nga we are in despair, God is our hope. Sa panahon may soul we are in trouble, God is our help. Sa panahon nga we are sad, God is our comfort. Everything that we need comes from the Lord. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Panahon nga na problema, huwag man tayo layang kadungulan. Kadungul ka sa believer, ako ay kaibanitis pa ka. Na, o na. Katong upaw, manapapis-baptis na. Panawa. Amen. Panawa, baptis-baptis man. Hindi ka ikaw nag-persuade. Ako to. Pero, yun ang Bible, casting all your care upon Him. Muna, usahay. Usahay, magutok ka sa problema. Ito, makapastress na ka. Kinitugyan mo ganun sa Ginoo mga isoon. At uy, Ginoo, maghahatag ka din mo kalinaw. Ang Ginoo, maghahatag mo katubagan. My flesh and my heart faileth. But God is the strength of my heart and my portion forever. Muna mga isoon, we have the reason. We have the reason to praise the Lord. Ikaduha, karon na hapon. Verse number 4 to verse number 7. What is the word? One generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. I will speak. What is the word? Declare. I will speak of thy glorious honor, of thy majesty, and of the wondrous words, and men shall speak, what is the word speak? Right? Of the might of thy terrible acts, I will declare thy greatness. They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy great, of thy righteousness. Muros na mga verb. So ikaduha karon na hapon, there is the reason to praise the Lord because God deserves our praise. Kaduha, because God deserves our praise, there should be our response. Na ay response mga isuon. Iyon ang Bible, I will declare, I will speak, I will declare, they shall abundantly utter the memory of thy great goodness and shall sing of thy righteousness. Una, sa aton, grasya sa Ginoo, kinahanglan ihatag ta ang atong response by rendering our service unto the Lord. Amen. Let us testify God's goodness to others. Let us talk of God's wondrous works. Let us declare God's greatness. Let us declare God's goodness. Let us declare God's grace in our life. Pamatuntaan na ito mga iso na tinuon ng Diyos na itong yalagaran. I-prove na ito sa kalibutan na tinuon ng Diyos na itong yalagaran. Una importante din ang atong testimony. Iwai pa na sila gabasa sa Bible, pero gabasa na sila sa atong kinabuhi. Una importante mga insuon, mamakita o kanila sa atong kinabuhi ang atong pagkakristohano. Ingon sa Paul, 1 Corinthians chapter 10, verse number 31 to verse number 33, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all for the glory of God. Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God, even as I please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. Una, himuon ta by the grace of God, ang ato mahimo, sa grasa sa Ginoo, sa papang sa Ginoo, nga mahimo ang panalangin nato sa uban. We can be a blessing. We can be an instrument. Una, I will declare. I will speak. They shall utter! They shall sing! Amen. Kaya ko saan, sin lang, hindi sing. Sin, sin, sin. Huwag ipagdayo sa Ginoo mo na importante ang soul winning, importante ang visitation, importante ang paghato gospel class. I will go once and again. I will go to the soul winning ako drink. It's from the Word, it's from our Pastor Emeritus, Dr. Gisalba.
if people will go to hell, let them die with a gospel tract in their hand. Nya, ako ng ilas pasok pastor, salamat kayo na invitation sa brad, hindi na ako, hindi ka na kay Bagus. If people will go to hell, let them die with a gospel tract in their hand. Ang tao man ang upiling mapalangit sa upa imperno. Ang ginoon mo ison, wala kang piling kung sino mo ason, kung sino mo hindi ko ason. Bantay kita na kalupina kay daghan na kayo na isa sa mabay mong baptisos. Dagan sa Cebu, dagan sa Bohol. Nabi sa nutsawa ni Musulwin, ito orang na kung paano ipili sa gila, imperno ang ginatiyaw mo na. Yun ang Bible, God is not willing that any should perish. Yun ang Bible, God so loved the world, not the elect. That was, ang kaluwasan dasa, but the gift of God is eternal life. The gift of God is eternal life. Kung sa regalo sa Ginoo, kinabuhi mo na katapusan. Yung sa kinabuhi mo na katapusan, regalo sa Ginoo, through Jesus Christ. Ang regalo, naasa recipient, kung iya dawato ng regalo o manibara ng regalo. Why problema sa muhatag? Kaya muhatag willing man, pinagata, napalit yung regalo. Watin ka mong kasal, bisa na itong kamahal sa regalo, may mong ihata kung iya dawato sa mga tagaan mo sa regalo, di ginamang ko nila. Bisa na itong kasimple sa iyong regalo, kung dawato na sa iyong tagaan, sa resimple mo iso, mamang ko na nila. So naan na ito ang response. Kung i-receive na itong gospel, kung i-reject na itong gospel, tao kang may rason ang mapaimperno siya, hindi lang Ginoo. Amen. Iyan muna mo aminin kung mapaimperno ko. So, anong, anong Lord na, si Balbotso, ipili niyo maluwas ako, dili? Muna sa pagbabuhay lang, taras mo lang kami. Muna sa basketball, taras mo lang kami. May passion sa. Kaya mo na pupili ang Ginoo, sino maluwas sila hindi? Kaya makapangambong din tali, kita naadili ang maluwas, pinilihin na sa Ginoo, makapangambong din tali. Huwag kita yung pangambong ko, itigrasya ko ng kaluwasan. Wala importante ang soul winning, importante ang giving of gospel tracts, importante ang follow-up, importante ang visitation. Let's surrender our service unto the Lord because maunay akong response. Kung ikaw nakabalo na ka, maangayan ng Ginoo, alagara na ngayon ng Ginoo, masinungan, kung sa iyong response mo rin sa Ginoo, what shall I render to the Lord? For all the benefits He has done to me, for all the things He has done to me. That's right. Kung sa ihatan na ito sa Ginoo, render our service, render our faithfulness. Kumusta ang atong Bible reading? Kumusta ang atong prayer time? Kumusta ang atong giving? Kumusta akong soul winning? Ikaw lang mo, Ginoo, makasabat niya na makabalo na kabalo na. But I hope that I pray by the grace of God, makita unta na nato ang atong kinabuhi, na nato ang response sa pagpangalagad sa Ginoo, sa paghimaya sa Ginoo, sa atong kinabuhi. Unta by the grace of God, makita unta sa atong kinabuhi, may suod ang atong katutom sa pagpangalagad sa Ginoo. Deuteronomy chapter 10, verse number 12. And now Israel, what that the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and all thy soul, to keep the commandments of the Lord and His statutes, which I command thee this day for thy good. So una, ang atong kaluwasan, manikamog kita para maluwas ta. Katong ako nalilang kahapon, o kami, Pastor, kay Ginoo, gimme, kay kami na po, kay Jesus Christ niya, ginatuman ang magsuko sa Ginoo. Wow. Ikaw ko niya, kung masuro matuman, hindi mo masuro sa Ginoo. Ah, di sa doon, di ka ako napunta. Ano man ako, hindi ka klaro sa kumulawa ang kaluwasan eh. Pero kita salamat sa grasa sa Ginoo, humantang ito, ni Sali, kay Ginoo sa Kristo. Luwas na ta. Siguro na ta sa itong kaluwasan, siliyado na ta sa balang spirito. Anak na ta sa Ginoo. Kung ako ilang kubrahan, hindi ang reliyon ang makaluwas ka na ito, relasyon na ito sa Ginoo. Diyan man tuwal. Importante makaangkod ang relasyon sa Ginoo, dawato po si Ginoo sa Kristo, isip regalo. Ang gihimo niya sa cross, na ang pagbalansa niya sa cross, ang pagpaula niya sa iyang hamilin na dugo sa cross, ang iyang kamatayon, pagkalubog o pagkabanhaw ng gospel, tuhuan mo na,
saligan mo na sa imong kinabuhi o gawaton mo siya sa imong kasing-kasing para maluwas ka. Dagan kayo mga bisikulo mga ating ko, Romans chapter 10 verse number 9, Romans chapter 10 verse number 13, Ephesians chapter 2 verse number 8 to verse number 9, 1 John chapter 5 verse 11 to verse number 13. Hello? Amen. Salamat na Yesu, nakita ako at ang kaluwasan mo na, we need to have our response because God deserves our praise. There is the reason. Ikaduha, there is the response. Ikatulo, katapusan karon nga gabi, verse number 1, balik kita, I will extol thee, my God. O King, I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee. I will praise thy name forever and ever. Number 3, and last, tonight, the requirements in our praise. Amen. There is the reason of our praise. There is the response in our praise. There is the requirements. Ano ang requirements mo? Isulat mo sa David? I will extol thee, my God. Ang requirements mga utod, it should be our personal commitment sa Ginoo na atong sa himayahon sa atong Ginoo. Kaya mga panahon, kada dito kanahan mo simba. May mga panahon, kada dito kanahan mga buyo. May mga panahon, mga utod, kada dito kanahan mo hatag, but it should be our personal commitment to the Lord to praise Him. Sa ganyang buntag ng inuhon sa tubangan sa Ginoo o nagpasalamat sa Ginoo nga buhin pa siya. Kinsa ganyang buntag nagpasalamat sa Ginoo nga naa sa kaalam kung sa himuon niya siyang kinabuhi. Kinsa ganyang buntag nagpasalamat nga naa sa kusog. Usahay kita ang Kristohanon, mudungon na sa Ginoo kung naa ang problema. But it should be our personal kinsa ganyang punta na kampo, na Lord, panalangin niya akong panimbahon, panalangin niya akong pastor, panalangin niya minsay. Na Lord, ma-modulong ang iyong pulong sa iyong kasing-kasing. Na Lord, na ako'y willingness sa pagpaminaw sa iyong pulong o i-aplikan ako iyong pulong sa iyong kinabuhi. It should be our personal commitment. I cannot mention you one by one in our prayer, but by the grace of God, ang Ginoo na sa'yo, we are always praying for Liberty Bible Baptist Church, my brother. Amen. Pastor Leonard, his family, and the ministry. Ito man mo mention one by one, pero ang church, at ang membro aning Liberty Bible Baptist Church, we mention you in our prayer. Amen. Liberty Bible Baptist Church, my brother. We mention Liberty Bible Baptist Church, Kingsan. We mention in our prayer Liberty Bible Baptist Church, sa Esperanza, Pastor Gabiro, mga Isoon. We mention Pastor Lento sa Pampakan. You know, it should be our personal commitment to the Lord, sa Lambar, Ginoo. Buma ka sa pag-apo. Buma ka sa mga tao na may personal commitment sa Ginoo. Someone is praying for us. So, wag mo na salamat na nag-apo na itong pag-apo na kaluwasan. Sa diyan bago po tayo salamat nga na inakapo na ito na mutubo ito sa ato gustuhan mong kinabuhin. Now it's time for us. Nakita na po gamitin sa Ginoo to pray for someone, especially sa mga unsaved loved ones, that it should be our personal commitment. I, personal kami iluwas sa Ginoo, personal sa kami mahimaya sa Ginoo sa inyong kinabuhin. Sa mga ingrato na ito, mga isoon na niluwas na luwas na nakapot at kaluwas ang Bibliyo niya, hindi natapumimaya sa Ginoo sa mga kinabuhi. There is the requirements. I will extol thee, my God. It should be our personal commitment. Then what is the word? I will. It should be our purpose commitment. Kung saan di ka ganahan mo ang po, hindi ka matami mo, duka pa kayo ka, katundur pa kayo ka, pero you should purpose, you need to have purpose, imuong din mo mga isoon, purposely. Ano di ang Ginoong? Istorya, Ginoong. Istorya, pag-istorya sa Ginoong, pinahagi siya pulong. A prayerless question is a powerless question. Usahay, luya ta sa atong spiritual life, pero ako tayo basa-basa sa pulong sa Diyos. Usahay, luya ta sa atong spiritual life, pero ako tayo ampu-ampu. Dali lang tama,
tukob sa kaaway mga isoon, iwan ato yung purpose itong ginabuhi na ato yung praise ng ito. I will! It should be our purpose commitment. Kanang paghatag, dapat i-purpose ini mo. Not grudgingly or obesity. God loving a cheerful giver. Kung sa purpose ni mo, sa iyong pinabuhay, mamalagad ka, or inipayon ka na, you know, yung Lord, you will give me the desires of my heart. Yung the Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. You know, all these things shall be added to you. Kung sa purpose ni mo, to you ang ginato may soul, ato alagaran ng Diyos. Kaya gini ako unod, bukontra ni sa atong spiritual life. Sa atong spirit, mga isoon, you know, by the grace of God, to you ang ginato. Usay, mauwota sa akong to, sila mga isoon, grabe ka bol. Maulan, mainit. Bahala kung sa ikurma nila, bahala kung sa situation, pero ang kurma nila, kung mura sila, isuhan mo eh. Kung kita, tarigsik lang ganit, inataganahan mo simba. Usay, ang pahit pag yun, makita lang pag anniversary. Usay, ang pahit pag yun, pag kahit ako na, kung mag-prayer vigil gani, huwag yun. Outing gani, na. Basta gani, mga butang nga, makapalipay sa ulo na, pero spirituhan ng butang, ako ika. Hindi makita si Baha, pero wala din sa inyo. Amen? It should be our purpose commitment. I will. And then in the Bible, every day, will I bless thee? It should be our persistent commitment every day. Start the day with God and end the day with God. Ayaw gid kalimot, mga kaisunan, sugod gid sa adlawin mo sa Ginoo. Kung tapusa ang adlaw sa Ginoo sa Ginoo. Lord, panalangini, karoon nga adlaw, panalangini akong lakaw, panalangini akong trabaho, panalangini akong mga ginapangayo kanimo. At the end of the day, bago matulog, Lord, salamat sa mga adlaw, salamat sa puso, salamat sa protection, salamat sa trabaho, salamat sa kaalam. Kanang every morning, mga isuro, kanimo sa Bible, kanang God's faithfulness is new every morning. Great is their faithfulness, they are new every morning. Kada adlaw, bangko, prisko ang kaayos sa Ginoo, prisko ang katutong sa Ginoo sa kinabuhi. It should be our persistent commitment. And then last, every day when I bless thee, I will praise thy name forever and ever. It should be our perpetual commitment. Hangtod marapture, malayo ito mahalagan sa Ginoo. Hangtod, kuha ko ito sa Ginoo. Bilagi ni Dada ito, kaya bilagi na kaya na ito sa kalimutan ako. Sa may dad, kuha 100 compared to eternity, nubo lang kayo ng 100. But I hope and I pray, may the grace of God, kita tanan, may the grace of God, we will spend our lives sa Ginoo forever and ever. Hangtod pa ako sa Ginoo, it should be our perpetual commitment. Eh, someday sa langit, papatayin mo ulit ko, kung di-pray sa Ginoo sa mga ginamit. Yes. Amen. Nayawod na lang yung mga Ginoo, pakiso na lang dahan karoon sa mga buhay pa. Amen. Kanyang mga utod, kung pakiso mo dahan sa mga buhay ka pa, nayawod mong Ginoo, panalanginan ka man sa Ginoo. Amen. Correct. A faithful man shall abound in blessing. Tanawa ng mga Kristohano na gatinaruso sila pagpangalagan sa Ginoo. Amen. Tinarusuhan ko sa Ginoo mo, ilagay ng buhay. Kaaway lang ang magpalipay. Pero kung ikaw, by the grace of God, determinado ka ang malagal sa Ginoo, by the grace of God, only by the grace of God, sa tabang sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, na kay determination sa pagpunagal sa Ginoo, Lord, I am blessed in Him forever and ever. At ang Ginoo mo, ang rapture, at ang Ginoo, ang baho mo, ang kinabuhi, Lord, padayon ko, malagal ka rin. Tininigon nga mapakita tayo ang super Christian pa nga, idea, faithful kita, pero makita sa mga ipusungon ng utod ang desire na naa ang pagpangalagad sa Ginoo, ang paghigugma sa dulo sa Ginoo. It should be our perpetual commitment. Hindi niya nga, init na karoon, sunod si Mana, bugno naman ta. Init naman ta sunod si Mana, bugno naman sunod si Mana. Bilin ta by the grace of God, faithful sa ating pagpangalagad sa Ginoo. There's the reason
God deserve our praise. There is the response. There is the requirements. I will. My God, my King, it should be our personal commitment. It should be our persistent commitment. It should be our purpose commitment. It should be our perpetual commitment. Doon ang Bible, Psalm 34, verse 1. Katapusan ng versikulo, mga kapatid. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. At all times. May problema, praise the Lord. May challenges, praise the Lord. Psalm 86, verse number 12. I will praise thee, O Lord my God, with all my heart. I will glorify the name forevermore. Let's pray. Father God, Lord, salamat Ginoo na lang hapon. Salamat, Lord, sa pagpahimak mo na, Lord God, you deserve our praise. You design our praise.